Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birhen ay naghanda ka ng tirakan sa iyong banal na Espiritu. Ipagkaloob mo dahil sa kanyang panalangin na kami ay maging mga templo ng iyong kaluwalhatian. Alang-alang sa anak mo, si Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at nagkakari na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Panaghoy. Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain. Ang kaharian at ang mga pinuno nito'y kanyang ibinagsak at inilagay sa kahiyan. Tahimik na nakalupasay sa lupa ang matatanda sa Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod na ang mukha'y halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nag-iiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang kanilang hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Jerusalem, lungsod na pinakamamahal ko. Saan kita maitutulad upang ikaw ay maaliw? Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan, sino ang maaaring magpanauli sa iyo? Ang sinasabi ng inyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo na hindi nila paglantad sa inyo kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangang magsisi sa inyong mga kasalanan.
Dumaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayaan mong umagos sa iyong luha gaya ng ilog. Huwag kang titigil ng kaiiyak. Bumangon ka't humiyaw ng ulit-ulit sa magdamag sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay. Kung baga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Bakit kami, Panginooy, itinakwil habang buhay? Mainit ang hinanga mo sa tupa ng iyong kawan. Iyo sanang gunitain ang tinipon mo nung una. Yaong lahing tinubos mo't itinakda na magmana. Bundok ng siyong tinirhan mo'y gunitain mo rin sana. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Lapitan mo yaong labi na winasak ng kaaway. Ang labi ng sangtuwaryo mong sinira ang bawat bagay. Ang loob ng iyong templo'y hindi nila iginalang. Sumisigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat na nasa loob na sangkap na mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, dinurog at pinalakol niyaong mga malulupit. Yaong banal na sangtuwaryo ay kanilang sinigaan, nilapastangan nila't winasak ang templong banal. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Yaong tipang ginawa mo ay huwag mong lilimutin, ang masamay naglipana sa puok na madidilim. Laganap ang kaharasan kahit saan sa lupain, huwag mo sanang itutulot na ang api mapahiya. Bayaan mo ang ngalan mo'y purihin ng dukhat, Aba. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Magsitayo po ang lahat. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na si Jesus, umaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus
sa Jerusalem. Ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nila na hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan. Kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guru. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako kinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya ay umuwi kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa araw pong ito, ginugunita natin ang Immaculate Heart of Mary. Sa Tagalog, ang kalinis-linisang puso ni Maria. Ano ang ibig sabihin ng Immaculate Heart of Mary? Kalinis-linis ang puso ni Maria. Si Maria, bilang pagmamahal niya sa Diyos, iniwasan niyang ang lahat ng ayaw ng Diyos. Iniwasan niya ang magkasala sa anumang paraan. Ginawa niya ang lahat ng gusto ng Diyos. Napakalinis ang kanyang buhay.
ang bawat saglit ng kanyang buhay sa lupa ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Walang maipipintas sa kanya ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Immaculate Heart of Mary. Iyan ang dahilan kung bakit nang namatay si Blessed Mother, dinala kaagad ng Diyos si Blessed Mother sa langit, hindi lang ang kanyang kaluluwa, kundi pati ang kanyang katawan. Bilang pagtulad sa ating mahal na ina, sana habang nabubuhay tayo sa lupa, gawin din natin ang lahat ng ating makakaya para maging kalugod-lugod sa Diyos ang ating buhay. Iwasan natin ang mga ayaw ng Diyos. Gawin lang natin ang gusto ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria sa tuwina ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban. Ang ating tugon po, ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Si Kristo, naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng pananalangin, naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing na mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawahan ng loob katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak. Manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Diyos na Ama namin at Guru, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming
Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspus ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mo na kami ay makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat namin maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat natin siyang pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala na maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birgen na nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birgen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin na kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakot ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakas ng
kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa Diyos Ama, upang si Kristo'y aming antungan sa dulo ng landas matapuan.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawa na iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalagitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan.